Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano magpabunga ng kalabasa, no, kahit sa mga ano lang, urban garden lang. Papakita ko sa inyo yung napabunga namin. Napabunga kong kalabasa. Ito guys yung ating napabunga na kalabasa. Ito yung tanim natin. So, dito lang yan. Dito lang siya tumubo. Ito yung kanyang puno. No, ayan yung kanyang puno. Ayan. So, kumapang lang siya. No? So, nagpagapang tayo. Ayan na yung ating. So, ito na yung kanyang bunga guys. So, may kita niya. Ayan na yung kanyang bunga. Malaki na siya. No? So, paano ko siya pinapabunga? No? So, minamanual pollinate ko siya. So, paano yung manual pollinate? So, yung kalabasa kasi may nagbubulaklak siya, yung katulad na itong bulaklak na ito. Ito, itong bulaklak na ito, yan yung lalaki. Okay, so, yan yung lalaki, yung walang bunga. No? So, ang ginagawa ko, kinukuha ko yan, katulad na ito, for example, ito. Yan, kinukuha ko yan. Tapos, meron tayong yung babae, no? Pag yung babae, tulad nito, ito, na-pollinate ko na to eh. Ito yung babae. Ayun yung bulaklak niya, pero meron siyang bunga. Ayan, may kita nyo, meron siyang bunga. Ayan yung babae, no? So, yung bulaklak na yan, usually sa umaga yan. Kahit yung lalaki na bulaklak, usually sa umaga yan. Maaga yan, mga alas 6, alas 7. Sila yung bubloom or yung bumubuka. No? So, aabangan mo talaga siya. Pagdating kasi ng mga alas 8, alas 9, nagsasarado na yan. Kaya kailangan maagapan mo siya. No? So, yan, katulad nito, ito yung ginawa ko. Yan, nilagay ko na ito ay lalaki kasi ito. So, kung makikita nyo yan, yan, hindi ko na kasi matanggal eh. So, meron yang ano, ito yung bulaklak ng babae pag bumuka. Itong lalaki, ang ginagawa ko, natanggal ko yan yung ino-open ko siya. No? Binubuksan ko yan. No? So, yan, binubuksan ko yan. So, sa loob niyan, meron siyang pollen. No? Yan. May kita niya, meron siyang pollen. Ayan, no? yung pollen niya. Yan. May kita niya yan. No? Yan yung nasa loob na yan. So, kailangan kasi may lagay natin siya, yung mga pollen na yan, may transfer natin doon sa babae, sa pollen ng babae. So, yun yung tinatawag natin, manual pollination. So, usually yan, usually, pag natural pollination, yung mga paro-paro, no, yung mga insect, sila yung nag-natural pollinate. Kaya lang kasi dito sa atin, sa urban, so hindi masyadong madami yung mga, ayan, mga paro-paro, no? At kapag sa garden din usually sa mga ornaments sila nag-stay. So ang ginagawa, minamanual pollinate na lang natin yung kalabasa. Kasi mahirap talaga siyang mag-pollinate. Kasi nga ano pa lang alas 6 lang siya nagko-close yung kanyang bulaklak, no, pagdating ng alas 8, alas 9. So yun, kaya mahirap siyang pollinate. Kaya ginagawa natin, minamanual pollinate natin siya. Tulad niyan. So yan, lalaki na yan. Itong bunga na yan, lalaki na yan. So hayaan lang natin siya. And nga pala, yung kalabasa nga pala, ay hindi natin siya dinidiligan, no? Yung kanyang mga halaman, yung kanyang mga, hindi tayo nagdidilig dun sa kanyang mga flowers, no? Dinidiligan lang natin yung kanyang puno. No, dito lang sa puno natin siya didiligan. No, kasi bakit natin siya hindi didiligan sa mga flowers? Kasi nga pag nag manual pollinate tayo, kailangan natin yung pollen. Kapag nag dilig tayo dito sa ano, sa flowers, mawawash out yung pollen niya. So pag na-wash out yung pollen niya, wala na siyang ano, hindi pag kin-transfer mo siya sa doon sa babae na ano na bulaklak, wala na siyang pollen. So hindi siya makakapag pollinate. So hindi siya lalaki, hindi magtutuloy yung kalabasa natin na katulad nito. Yan. No.
So, yun, kaya hindi tayo dapat nag dinidiligan yung halam, yung pinakadahon niya pati yung mga bulaklak niya. Doon lang tayo sa puno kung saan siya tumubo, no? Yun lang yung ating dinidiligan. Okay? So, yun guys, sana may natutunan kayo. God bless.